So, mga kadudut, alis muna kami ni Brexter. Pupuntahan namin yung kumuha ng copy racer. Hindi kasi nagbabayad. Tingnan natin kung mahahatak o hindi. Abangan nyo yan. So, kaya namin ginagawa ito ng live para makita ninyo ano ba buhay meron ng mga collector ng ano mga branches sa motor. Tara, sama kayo. Mamaya, i-on natin pag nagdadrive na kami. Yan po yung actual footage ngayon, May 5, 2022, dito sa San Fernando branch, sa San Fernando, Pampanga. Ayan po, oh. Kasama tayo, actual, na pagbisita sa mga customer natin na kumuha ng motor, na delay sa pagbabayad. So mamaya, i-discuss natin sa inyo, ano ba at kailan hatakin yung motor at ano yung mga reason. Sige, lakad muna kami. Okay, time check muna tayo, 11 o'clock. Nandito tayo ngayon sa Minalin, sa Santo Domingo. Ang hirap maghanap ng mga tao na hindi tamang pagkaka-declare ng address. So, ayun si Sir Brex. Ayun, oh. Ayun si Sir Brex. So, nakita niya na yata yung target natin. So, punta muna tayo doon. Tara mga kadudut. So, mayan mga kadudut, kasama ko pa rin si Sir Brexter. Yun. Shout out Ma'am Precious Ambrosio. Ayan Sir Brex, oh, nagda-drive kasama ko. Okay. Papunta tayo ng Pandaras kasi galing na tayo sa kabila, sa Minalin, sa Santo Domingo. So, nakita na namin ni Sir Brex yung dalawang account noon hindi nagbabayad. RKS 150, saka Euro 150. So, ipupulaw tiyon pag hindi sila nagbayad. So, ang target naman namin ngayon, yung copy racer, 152, dalawa yon. Ang tanong dyan, mahatak ba o hindi? O magbabayad ba? Yan ang aabangan natin. Yan ang hirap ng trabaho nila, Sir Brex. Sa CI, mahirapan ka na. Sa payment, mahirapan ka pa rin. Pag hinatak mo, mahirapan ka pa rin. Madali naman yan, mga kadudut, para hindi ka mahatakan ng motor. Magbayad ka ng mga juice mo. Alam mo naman yung kinuha mong pananagutan, di ba? So, kailangan natin bayaran. So, habang nagkikipagkwentuhan ako sa inyo, gusto ko makita ninyo yung daan na dinadaanan namin sa Brex. So, i-reverse ko lang yung camera, no? Papatay lang natin sandali. Tumigil lang kami sandali sa Brex kasi may tumatawag. So, pakita ko sa inyo itong lugar, ayan. Itong lugar ay nasa, saan ba tayo? Hindi ko makita, Brex, saan yung lugar to? Hindi. Hindi. Sige, diretso lang. Ouch! NLEX na to eh. Ayan o. NLEX na yan. So, puntahan natin si Sir, yung customer natin. Meron siyang RKS dito. Kinuha niya sa San Fernando branch. Ngayon, tignan natin kung makakasingil kami ni Sir Brexter. Magbabayad ba siya? Mahatak ba siya? Tapos, kakaliwa tayo Sir Brex, ha? O, papahabol kami sa aso. O, pinakworse, baka awain kami. Kasi napakalayo ng lugar na to. Kaya pakiusap lang sana namin, sana maganda yung pagkaka-sketch ng lugar nang papunta sa inyo. Kasi kapag nag-resign yung nag-CI sa inyo dati, ang magiging basis na lang kasi na mga papalit sa kanila, yung pinaka-loan folder ninyo at saka yung sketch. Kaya pagka mali po yung sketch, napakahirap mo hanapin. Kagaya po nung hinanap namin kaninang dalawa, si Sir Brex sa Minalin. So, ang dami namin na pagtanungan, buto na lang usong-uso sa atin sa Pilipinas ang Marites. So, ang purpose na ito, kaya namin to binlog, actual, para makita po ninyo yung buhay po ng isang collector. Mapamotor man yan, lending man yan, at saka po yung mga kaibigan nating riders, ganyan po kahirap yon. Kaya sana wala na pong fake booking, wala na pong prank, it's a prank. Yung prank sa ano lang, sa hotdog. No? Kawawa naman sila, napakainit na, napakalayo na, tapos wala pang mangyayari. So, maya-maya dito ipagtatanong natin kung ano na, no? Pero alam ko, diretso pa yan, Brex. Yan, nakita tayo ulit ng tulay.
Tapos dyan, kanan tayo, yan. Ito na yung ano, ito na yung Pandaras. Yan ang Pandaras. Check lang natin. Tapos magtatanong tayo. Ah, napakahirap kayo naghahanap. Di ba? Malayo na tapos. Ang hirap ng hanap ng hanap. Kaya maawa naman po sana kayo sa amin. Diretso lang tayo, Brex. So, wala pa po tayong maibablog po ng mga motor ngayon kasi wala pa silang bagong deliver si SYM San Fernando. Pero sa balita ko, meron kasing Icon, tapos meron Rock 125R at saka Rock 125 lang. Magkaibang klase pala yun eh. So, intay lang natin pagka dumating stock ng Rock 125R at saka yung Rock 125 lang. Eh. Sir, pwede kayo bumangutang, sir? Ano ni pibalay na, sir? Kagetang ka, tagetang. Sorry po. Ay, motor po yun eh. Tapos magkanyan ko po. Kilala din eh po ka rin. Thank you po. Dito yung ano, dito siniay natin dati kumuha ng motor. Ah, sige po. Thank you po. Yun, mga kadudot. Ganun ang trabaho namin. Tanong-tanong. Napagkakamala na nga kami rin. Dingin tandem dito eh. Kasi nakamask kami. So, likutaw tayo dyan, Drex. Yan. Sir! Sir, dito ba, sir? Thank you, sir. Sa dulo po. Ay, opo, thank you. Opo, thank you po. So, guys, ito na yung target natin, no? Malapit, target tuloy. Eh, pangit, maraming yung ano. Ito na pala yung kliyente natin, yung customer natin. Dito tayo magtatanong, no? Yan. So, yan, tanong tayo kayo, ma'am, pwede po magtanong? Saan po yung bahay ni Sir Pare? Okay. Ito po. Ah, ito. Ha? Hello po. Sir, good morning. Agli po, maglako pa po maska. Ay, maskara tuloy. Helmet. At si po Sir Raka eh. Nakasilagin na nina. Ito po magdinda pong babe kitang kanto. I-can't po, Chuya. Alay po. Kutang kaya po sana itong payment na pugat ang motor? Apo. O ikay po! I... Achuya po. I... Edward po. Opo. Nani po yung agtala nyo, sir? Nani po agtala? Pwede po lumap. Nani po yung agtala nyo? Nani po wari yan? Ang ganda, tignan nyo. Pasensya na ako, sir. Naka ano to? Oh, ano daw to? Pandakaki. Sir, ba't ang liit? Bonsai. Ah, bonsai. Ang cute naman, ha? Bonsai. Swerte daw yung bonsai. Eh, hindi po ata maraton mo muli ganyan, sir. Sir Ken? Hindi, maraton niya, angil eh. Ah, kali actually po dati ka-chat ke. Eh, hindi po makapag-reply ka ako eh. Tabahal po yun po. Kukunan ng gipin po. Pakasal na kawari ako at kabis. Kakasal na pa niyang kay. Alam mo na yung buset. Kinasal niya. Bibirwan kaya pa mo po. Kaya ba't sabi ko ta kinasal ka, imbitado ko ako. Red horse o. Ali, kain niya. Kilala na ako. Wala ako. Namisa po, pagtripahan na ako po nito. Sa pong anak yung nga ito. Yung magbantera. Opo, edi makinipimilyar eh. Magbabay daw si Kuya Mike. Ano po makanyan? O sige po, then nireceive ko eh. Pinirman eh. Ay, sir, yung palang bayad, hindi po pala binigay. Sabi ko, napirma mo na yung resibo. Nagawa ko na. Sabi ko, paano ba yan? Sabi, eh, sir, wala po binigay sa akin. Hindi iniwan. Eh, sir, ma'am, problema na ako po na. Sir, at sukan likwa na lang. Ay, bukayan ko sa kalan. Siyempre, giniwa ko na yung resibo. Sir, dapat yung kopya. Adali na ako, ako. Hello, pare. Ay, hello, ma'am. Ate ko, kasalanan ka na ako. Kinasal na ko pala ako, may invite na kanyang kayo. Wow, binakalimod to? Taksi, yan nga man ang kugiya kayo eh. Yan nga man ang kugiya kayo. Ikaw ako pang miras pa kaya ni kaya kayo.
Oh. Oh. Ikaw ako bang... Ay, patugot na kayo sa lando ko ba talaga? Mag-chat ko kaya ang pari kong Kent. Ano yung mag-reply? Ba, ayaw ko paano? Oo. Oh. Lemo na, kinasal... Ah, tabla-tabla na talaga kanini. Anong puso yun? Kaya Atinawari. Pagkat dyan eh. Atina. Atina, Pen. Atina. Atina laman. But, ah, oh, sige, kita na akong ninong nung kay. Nung ngayon ko, kakalingwan niya. Eh, dahil ko nung kakalingwan, di ko ako papibiras kaya ni Kaya kayo eh. Okay. Na? Ito ang pag-invite ko na Ellie ako. Awa, invite mo. Oh, Ali, kata ka Mike, friend ko naman ni Kent. Ikay mo na ako mo, patunan niya ka rin, add mo na ako mo. Oo, sige. Kumusta ni pari ko Mike? Ali, kukutang di accident king head office lang kaya. Ah. Kaya ba maka bakabaya pa, choco office, actual. Ali manini, mare na talaga 'ne. Manini karas ko office, i-chat kay paring ki Kent. Chat kay kaya kayo 'ne. Ali ka mag-giga sa lagi, giga sa lang mag-cash out. Ayen. Ayen. Wow. Gigas mo ako na, okay ba tibi ako ang cash kayo ngin? Ito. I-gigas mo ano ka tatay, igay na lo. Nana. Ita kaya tatay mo ako ni Gika, si Beno kano kana ang cash ngini. Gigas mo ka na, magkano rin payment do? Magkano wari ka sa 2 more to 3? Check mga eh. Pasa at chepo ka niyan. Oh, ano yung pagsabi may pay tatay na, check may pay tang account mo na. Ay, ano pa may sabi ko pa po kan. Ay, ay, uy, Lenny. Ay, Lenny kayo po. Ay. BBM kayo. Ay. Ali, makanyang ko. Pero mo BBM. Ali, itaw po kasi ako, alata po sa bigyan politika. Ay, ako siyempre, kaya po yan eh. Kanya-kanyang kaya. Opo, kanya-kanyang kaya yan. Respeto. Opo. At saka, sabi ko naman po kasi lagi, hanggang nino pong iboto tamo, mag-gobrata pa rin. Hanggang nino po man yung Bukarela, mag-gobrata pa rin. Ang ganda ng mga bonsai, oh. Ayan, oh. Naistorbo natin sila. Makakaya, sir, eh. Naistorbo natin sila, ayan, oh. Ang gaganda ng bonsai. Eh no, ulam nila sir, oh. Kakakainin daw nila kami maya-maya. Na, sir. Shout out sa mga asawa nyo, sir. Asawa, dami. Ayun yung nag-prank sa akin dati, ayun, oh. Yung kapatid ni Kent na yon. Pag nakita nyo, oh. Pag sabi may payatiyan mo, pa-send mo ka na. Shout out kay Bostado. Ayun, sabi ni sir, shout out daw kay Bostado. Ayun. Hello, friend. Sige, sige. Ayan, sinirartig kami ni Sir Brex. Nakasingil kami ng isa, ayan o. Tapos meron pa kami libreng soft drinks. So mabait naman sila sir eh. Ibi mo mong... Ito yung magandang kapatid ni Sir Kent. Ang ganda-ganda. Ha? Panoorin mo ano, makikita mo yan. Ang gaganda ng mga bonsai nila sir. Hindi po kanya kaya, kaya po kanya na. Eh di po arkilan po itong magkailang mag-meeting di avance eh. Nating hihinar sila, de, 6,500. Matindi po labanan po ngayon eh. Dikdikan lang po ngayon eh. Ngayon po ngayon po nga palit. At yung pong Lenning supporter na mamaya po arm sleeve. Yan na, kundi ito, itang may prank kaya ka. Ako po. Makalini lang rin. Ilang yung kanagalang kayo na kang Ken, hindi nakakad lang ay. Kaya ka lang po talaga lalakad po ka rin kay anak lang. Anak lang. Volunteer. Alam mong bayad kita ah. Tapos? Merienda mo. Parang ipari, may merienda ano ako. Ha? Kaya mo po, Aos Kanta? Volunteer. Usang lupi ah. Pinost deke yung Facebook, ating may post. Dito ang bisang mag-volunteer, maglakad. Kembang, para ka Lenny, ne. Mami-blast la Lenny. Apo. Pink, ne. Ang galing ni Sir Brexter. Nakasingle kami. Ang galing ni Sir Brexter. Hindi kami nasiro. Ayun guys, so hindi siya mahatak kasi nagbayad ni Sir kahit na isang buwan lang. Ganun lang naman kasi guys, kababait yung mga tao sa SYM. Magbigay ka lang sa kanila ng kahit 1 month lang. Tatutulungan ka na nilang makiusap. Basta siguruhin mo lang every month makakapagbayad ka. Ang mahirap kasi hindi ka na nga nagbabayad, inaaway mo pa. Ayan Sir Brexto. So babalik na tayo ng San Fernando niyan. Tapos yung isa si Sir Mark Onsa. Hindi namin siya nakita. So babalik ka na lang uli ni Sir Brexter yan. Tara, baka iwan tayo ni Sir Brex.
ano na? Oh, doon daw sa kabila. So, palabas na kami ni Sir Baxter. Hindi kami nasiro. Nasingin lamang si Sir Kent Rowie. Ay, mali. Kent Pare pala. Ang nagbayad si tatay niya, si Sir Rowie. So, si Mark Onsa, nagbayad naman. Pa! Naano ka no? Ano daw? Ah. Talaga yung mga marites sa Pilipinas. Yung po nagtatanong, ano ibig sabihin po ng marites? Mare, ano ang latest? Marites. So, actually mga pinuntahan natin dito, nagbabayad naman talaga yan. Hindi naman sila mahirap kausap. Kaya lang nagka-problema lang, alam niyo yung pandemic dati. Doon nagsimulang nagkaloko-loko yung account nila. Dahil siyempre, ang trabaho in and out, meron wala. Madalas wala kesa meron. Siyempre, uunahin pa rin nila yung kanilang primary necessity. Di ba? Hindi naman natin sila masisisi. Kaya lang, siyempre, dahil nakatali tayo sa kontrata, sa kontrata pa rin tayo magbe-base. Pero sabi ko nga, kaliwa tayo, sabi ko nga, pagka nagbayad sila, kahit isang buwan lang yan, and then next month, makapagbayad ulit ng isang buwan, habulin lang nila yung mga laps nila, wala magiging problema. Ang mahirap, hindi ka na nga nagbayad ngayon, next month, hindi ka pa magbabayad, asahan mo na, hihilay na yan. So, good news, hindi mahihila si Cafe Racer 152 kasi nga nagbayad yung ating customer. So, nakita nyo na guys yung lugar ng pinupuntahan namin ni Sir Brexter, saka ng mga ibang collector, ng ibang mga riders na kagaya natin. Yan, napakahirap, napakainit, nakakapagod, nakakagutom. Buto na lang may mga customer na mababait. Yun, pinag-soft drink tayo kanina. Tignan nyo po yung dinadaanan namin ni Sir Brex. Alright. So, pagtapos namin ng Pandaras, balik na kami sa San Fernando. Ito po yung dinadaanan, ay no. May mga, may nakakasalubong tayong kasama natin mga rider din, mga food delivery, mga ganun. Example lang, no? Tingin nyo naman rin yung dinadaanan namin. Ayan. Ganyan, kahirap. Kaya pagka may naningil sa inyo, pinuntahan kayo dahil hindi kayo nagpe-payment, o may pinahatid kayo, may pinabili kayo, kung madidelay man lang, kahit kaunti, lalo na mga delivery natin, pasuyo naman, wag naman sana tayo agad magagalit. Usap muna kayo. Ano ba nangyari? Bakit na-delay? Ano ba nangyari? Bakit ngayon ka lang? Huwag yung pagdating eh parang Armalite. Hindi nyo alam, malay nyo. Kakamadali, nagka-problema siya para lang maibigay sa inyo. Nag-effort siya para puntahan kayo tapos paaawayin nyo lang. Walang panig kayo pa sa collector yan. Hindi na nga kayo nag-bide, aawayin nyo pa. So, wala kasing hindi nakukuha sa magandang usapan. Usap lang muna. Para walang problema. Tignan mo, dinadaanan namin. Okay, diba? Aakit pa kami ng tulay, napakatarik. Tapos, papagalitan pa kami. Para bago nyo kami pagalitan, papagmerendahin nyo na lang kami. Mas mabuti pa. Yan, yan. Aakit kami ni Sir Brexter dyan, o. Sir Brex. Yan, yan, ha. Alright. Oop, yapap ko. Ang bigat namin dalawa. Alright. So, ito po yung bayan po ng... Bayan ba tawag doon? Parang baryo. Baryo ng Pandaras na. Ayan, ginagawa pa yung daan. So, palagay ko pag nagawa na ito, mas maganda na. Ayan. Shout out kay sir, sa Grab driver, ingat. Okay. Pinunta lang kayo, sir. Oo, lalabas pa. Alis siya, dito na kami dadaan. Ito yung mga parol nila. Oo, alis na kami. Sir, thank you, sir, ha. Ito po yung dinaanan namin ni Sir Brexter. Yan. Talaga sinundan pa tayo ni sir, oh. Kikiraan po. Magkikiraan lang po. Ayun, ganda ng mga tuta. Ibababa natin, baka makita si madam eh. Mamaya na natin ipapakita, yan. Nakatagip naman, ma'am. Yan, okay, balik na natin. Yan. Ito yung dinaanan namin ni Brexter, oh. Nakipot ang daan. Ay, pusa. Shout out. Ayun, shout out daw. Shout out sa inyo, oh. Naku! Si ano yun? Si ang nangmimigay na si Team Katagumpay. At saka si Red 4 Speed. Ngayon wala pa tayong budget.
Ito yung dinaanan namin sir breakfast para mapuntahan si sir yung customer natin. Ah, di ba? Okay. So, palabas na kami sir breakfast. So, sabi ni sir, bukas babalikan namin siya para sa kanyang payment. So, yung gumagawa ng parol. Okay. Ay, sorry. Ito. May mga may sample sila dito ng ano. Ayan, yan. Ah. Yan yung mga sample ng ano nila. Mga parol. Dito matatagpuan sa San Jose, sa San Fernando. Ayan. Ngayon, kung may o-order, kung magtatanong kung magkano, saan sila matatagpuan, mag-comment lang kayo sa baba. Sasabihin namin sa inyo magkano yung presyo niya ng mga unit, yung mga sample na parol na yan. Saan sila matatagpuan. Bibigyan namin. Kayo na lang mag-usap-usap. No? Pwede kayo, tumatanggap din sila ng maramihan o kaya kahit personal mo lang o maramihan. Bulto, bahala na kayo. Basta comment lang kayo sa baba. Bigay ko sa inyo yung contact number nila. Usap-usap na lang kayo. At least, diretso na kayo mag-usap. Hindi na ako sama. Customer din natin sila sa mga motor, no? Pinasyalan din namin. Nakita ko na rin kasi gumagawa sila ng mga parol. Kaya, sabi ko, isasama ko na rin. Yan, sasampulan tayo ni sir. Papaanda rin niya. O yan, guys. Di ba? Nakita nyo? Sana all. Tapos, ang nipis na lang niya ngayon. Ayan o. Ganyan siya kanipis. Ito lang siya, halos o. Oh. Di ba? Dating parol dati, pakakapalan eh. Yung ganun dati o, oh, ganun kakakapal. Yung kulay green na yan. Ngayon, manipis na sila. Tapos, napakaganda pa ng kulay. Ganyan natin. Ito sin- Ayan! Ang galing o. Oh. Halimbawa, sir, bigyan natin sila ng idea. Ano size niyan, sir, at saka magkano yan? Yung ganyan, yung umiilaw na yan. Yan, sir, bali... Ang ano kasi yan, sir, bali export. So, pag-export ito? 110 volts. Wow, 110 siya, ano? Kasi, o, nga naman, usually, pag sa abroad kasi, 110 lang ang ano niyan, voltahe niyan, eh. So, 110 ito, ang voltahe niya. Ang size nito, sir, yung bilog niya, gano'ng kalaki, yung diameter niya? 30 inches. 30 inches siya. Tapos, sir, naglalaro sa magkano yan, sir? Yung ganyan mo, nasa 2,300. Ngayon, kung interesado kayo, gusto nyo bumili ng maramihan, o paano, bibigay ko yung number niya, mag-comment lang kayo, kayo nang direct mag-usap, para hindi nyo na ako isasali. Ang gaganda, oh. So, may pa lang ngayon, baka makita ka kayo. Siyempre, natural, pagka ganyan, mas maaga pala gumawa ka na ng marami, para hindi ka nahahabol. Ang ganda ng kulay. So, ano, mga kadudot, bigyan ko kayo ng contact sa kanila, no? Ang ganda na. Ito, mas maganda yan, sir, yung madilim. So, ang purpose talaga natin dito, si sir, kakamustay natin sa motor niya. E, pero dahil nakakita natin yung mga parol niya, magaganda, damay na natin, di ba? Damay-damay na yan. Yan. Tingnan natin. Oh, kita nyo? Ang gaganda ng kulay. Sir, gaano katagal yan pagka ano, naglalas? Ilang taon? Bali, siya pwedeng magtagal naman ng isang taon basta bilang nakabilad. Eh. Okay, kahit isang taon na nakasabit yan, as long hindi naman talaga direkta sa araw at saka direkta na nababasa, hindi agad masisira yan, no? Pero kung itinatago mo yan after ng Christmas, so go bibilang ng taon yan, no? Lalo na maganda dito matipid kasi 110 lang yung voltahe niya. Mas matipid. At saka LED lahat yan kung di ako magkakamali. Maliwanag siya. Ang LED kasi mas maliwanag at saka mas matipid sa kuryente. Napakanipis niya na. Ayan o. Oh. Ah, diba? Parang cellphone lang yan. Pa-upgrade ng pa-upgrade. No, diba? Iba na yung mga Christmas ano ngayon. Yung mga parol. So yun nga, no, comment lang sa baba sa mga interesado. Bumili ng bulky, pang personal. Bigay ko sa inyo yung contact number, sir. Kayo dalawa na lang ang mag-usap. Nagkaalaman, okay. Yung palang mga parol na ginagawa nila, may dalawang uri yan. Commercial at saka tinatawag na street lantern. Kagaya nito, dahil bombilya to, 50 watts, yung mga makakapal, street lantern to. Ito yung karaniwang natin nakikita sa daan. Kasi medyo magtatagal nga naman yan. Kasi ang tawag sa plastic na yan, sir? Vinyl. Magtatagal yan. Ayan, yung hawak na siya, pang commercial talaga yan. It's either sa mga offices, sa mga bahay-bahay, yan ang ginagamit. Yan tinatawag nilang commercial. Yan, street lantern. No?
Kaya huwag kayo magtataka bakit magkaiba yung presyo, magkaiba yung itsura. Kasi may purpose pala yan, eh. So sabi nga, pagka kailangan ng parol sa bahay ninyo, description, ano, tawag dito, discretion nyo na yan kung anong gusto nyo. Yung street lantern o commercial, bahala kayo, importante kayong dalawa mag-usap. Ipapakita ko dito sa video na to yung number ni Sarah at saka pangalan niya. Okay.